heated standoff near the UP campus ensued on Tuesday as the League of Parents of the Philippines and the Duterte youth held a protest march to denounce the alleged recruitment of students by communist rebels. Joining us this morning, we have UP Diliman Student Council Chair Froilan Cariaga. Good morning to you, Froilan. Magandang umaga. Yes, good morning po. Thank you po for this opportunity. All right, we saw the video yesterday, and can you describe it for us, being there yourself? To clarify po, I wasn't there myself. You didn't go. All right, my apologies. Go on. Pero po, to narrate the events of yesterday, the League of Parents of the Philippines and members of the Duterte marched into UP yesterday, or more accurately, attempted to march into UP, but they were met with the progressive forces from UP Diliman themselves, being met by a mob of activists, certainly against the unilateral termination of UP DND itself and administrators of our university itself. So previously, our UP Diliman Chancellor Lemenzo issued a statement saying that certainly the such activities of the LPP and the NTFLCAP will not be allowed to exist within campus grounds because these activities endanger the lives and safety of the students and the UP community itself. Oo. Pero, Froilan, nagulat ba kayo? Nagulat ba kayo na sa totoo lang, may mga miyembro ng Duterte Youth na nag-rally, nag-protesta sa loob ng UP? Because if you go back to the history of UP, protests are usually anti-government inside UP. Pero ito, kakaiba. May Duterte Youth na pumasok sa UP at pinoprotesta. Diba? Kumbaga, kampi sila doon sa in breaking the accord. And itong Duterte Youth, taga saan sila? Were you able to find that out? What schools were they from? Were they even college students? Regarding the particular personalities of the individuals within UP Diliman campus yesterday, personally, I am unsure of where they are from, but certainly what we know of these people claiming to be from Duterte youth is that they do not truly represent the interests of the youth. As but were they from UP? Were they from UP? No po, and we cannot ascertain or claim that they are 100% not from UP, but they are certainly not a group that comes from UP and not a group that represents the interests of the university or the youth in general. Oo. At ilarawan, nakita ko kasi na nung nagkaharapan, munti kang magkagulo. Yes po. When it comes to protest po, we know po for a fact na sinasabi po lagi na ang mga protesta ay prone to such physical na confrontations. But we certainly know po that such physical confrontations never come from the side of the progressive groups themselves. Personally, having in some confrontations myself, such yung mga ganito pong tulakan o mga attempts na magkaroon ng PC talan, never po yan ini-instigate mula sa hanay ng mga progresibo. At lagi po kung magkakagulo man sa protesta, ito po ay nasa panununa ng state forces themselves. And we know for a fact po na ito pong League of Parents of the Philippines and the Duterte Youth Party List, while they claim to be youth representatives, they actually only represent the interest of the Duterte regime to stifle dissent. Oo. They attempt to split families by claiming that these parents are against the youth interest to fight for their rights, when in fact, the parents, millions of parents in the Philippines are struggling to live under the mismanagement of the pandemic by the Duterte regime. Paano palagay mo maaapektuhan ang pag-aaral sa UP at maging ng mga estudyante? Halimbawa, sinabi naman ni Secretary Lorenzana, ang pakay nito
ay para protektahan na ang mga estudyante. Yes po. Sa claim naman po ni Secretary Lorenzana na itong unilateral termination nila ng UP-DND accord ay para protektahan ng mga estudyante, this is actually a very ironic and hypocritical statement when in fact the AFP and the DND and the NTSL fact themselves are the ones endangering the very lives of UP students and UP community. Every time po na nandere-red tag sila, every time na tina-claim nila na merong NPA and communist recruitment among within campus grounds sa UP Diliman and sa other UP units po. Okay. When the... Yes po. Yeah, go ahead. Ituloy mo, Froilan. When the AFP released its apology yesterday with regard to their erroneous list of supposed NPA from UP alumni, we see this actually as a proof that the AFP and the NTFL TAC and the Department of National Defense are being pushed back by the strong resistance from UP community and all sectors in the country. So dahil nakita po nila na itong mga sektor na ito ay nagkaisa at talagang yung lakas naman ng boses ng pagkundena sa rinawa nilang unilateral termination ng UP-DND Accord ay hindi nila ito ma-handle dahil nasa even on the front of publicity ay talagang napapatunayan na napakadami nilang pagkasamali na binagawa when it comes to these red tagging attempts. Ay napilitan sila ngayon dahil sa lakas ng boses ng komunidad ng Universidad ng Pilipinas ay napilitan sila ngayon na manawagan ng dialogue. At ngayon po, sinasabi po natin na kung talagang sincero itong apology ng AFP, ay dapat itibil nila ang lahat ng forma ng red tagging at ng attempts nila upang imilitarisa ang mga pamantasan sa Pilipinas. All right. On that note, meron ba kayong plano pa? Do you have activities lined up? I mean, the students of Diliman and the other campuses of UP? Yes po. In the coming days po, magkakaroon po ng isang Board of Regents mobilization ang iba't ibang mga grupo sa loob ng Universidad ng Pilipinas upang ipanawagan ang pagsandig ng Universidad ng Pilipinas sa mga batayang karapatan para sa academic freedom, para sa karapatan magpahayag, para sa freedom of association, at ultimately upang panalutin itong rehimen ni Pangulong Duterte sa lahat ng mga kasalanan niya sa kabataan, sa mga Pilipino, mula pa sa mishandling niya ng pandemic, sa corruption dito sa pandemic, at sa patuloy na pagtapat nila sa karapatan ng kabataan sa libre at accessible ng edukasyon. So ito po yung ipapanawagan natin na ang pagtindig para sa UP-DND Accord, paglaban sa terror law ni Duterte at paglaban sa lahat ng pasismo at pagtapat sa karapatan magpahayag nitong administrasyon po. All right, on that note, thank you very much for your time this morning. Thank you. Yes, thank you.